ada medalinya, investor, tidak kayu, ada medalin pangandat mau, kayak internasional pada kita kayu, meremin investition. So itu ambil ni tu, setiap kawan na, doon sa niya pa Numbers chapter 4
birthday. Na from the 30 years old and upward, even until 50 years old, no, you may regain. No? At wala nung 33 plus 30 years, exactly, 1963, bumaba yung tiyatawag na yung enemy of pillar of clouds na tinagin dito, may matiyo tayo dito. So yun po ang tinatawag na tamatilakay natin na yung ages na spirit until the day of redemption, kahit ako, pinanan ako 1960, no? Nakapato, wala pa ako noon. Ipinako niya sa pinag 1960 na yan, yung tinatawag na kapanganakan ng katawan ng ating Panginoong Kristo. The body of Jesus Christ. So, dito ay napakahalaga na sa mga quotation na ating babasahin, no? Na dito sa mga quote, dahil hindi tayo mga ng quotation ng propeta, walang matatang na ipang basihan. Kung tayo hindi nabubuhan sa Panginoong Moises, sa mga quote ng kanina, kahit sa Amerikano Panginoon, na yung panahon ng Pentecost ay hindi na fitin mo yung minsan ng Pentecost. Sa Panginoong Moises, hindi natin sa aking panahon. Sabagat kung dumating ang panahon, sa loob kay loob, dahil hindi din fit ang kanipang sabagat, wala na, hindi pa sa panahon na yan. So, sa ganito, for instance, I believe that every born again member of the body of Christ is a paradox in himself. Ito ay, noong 1963, ang nakita, 1963 ito, na bawat pahangin sa katawan. No? Sa katawan ng aming Panginoon, ito ay paradox, hindi, parang, di po talagang mapaliwanag sa intelektual na katalinuhan. I believe it's one of you, me today, and sabi niya, me today, kasi yung me today, galingin niya doon. Saan ba galingin me today? Hindi isipin yan. Presbyterian. Hindi yun yan. Lutheran. Pinokin siya na sarang. That never had experience the baptism of the Holy Spirit. Hindi na lang na-experience yan. Was in some formal church that did not believe the genuine member. Kaya dito ang natukuminan eh. Sa Diyos word nito eh. Kung ano talaga ang kahalagahan. And now, receive the baptism of the Holy Ghost is a perfect example of a paradox because something happened to you. Kaya talaga nangyari. Kaya tumakot sila na binuksan eh. Ano ba ang nangyari dito? May tinatawag na malalim na kapahayagan na hindi yung, alam mo, yung patalong-talong. Eh, tama ka ba dito? Hindi kinakaway ang petition, hindi kinakaway ang kaya may iba. Hindi walang nangyari sa'yo, alam mo, nakita ko dito sa YouTube. Yung napitin ko yung debate ni Pastor Mark Alatos, hindi ko saan si Mark Alatos. Ang sinulit niya, nasa kalaban niya si ano, hindi magaling. Ano? Pero niya ano? Ibatihan sila. Sinabi niya, sinulit niya! Palakaki ako matapon. Manang manakala sa tabi nila yung kalibate. Makita mo, wala talaga yung humor talaga. Wala ang Diyos dyan, sigurado, amen? Alam mo, pag ayaw mong tumama ito, kumurahin na eh. So, paano yung mga member eh? Alam mo yung espiritu na parang may mga puno na parang kapalasan yung puno eh. Pero ang pride, hindi ganun. Hindi ba tihan sila? So nagibati sila po. Hindi ba kalabos? Dito ko sa pandati. Hindi ko sa pandati. Tungkol sa pagka Diyos. Talagang, hindi ka talaga na mayroong dalawa talaga na Diyos. May dalawa. So, natin na natin na ang pride. Alam mo, pagdating sa tinatawag na Diyos mismo ang nagpahayag, wala nang debate. Why? Because, sabi dito, because it's something happened to you that God changed your whole being. So, ang new birth pala, na nagsiligid, mayroon pala itong pagbabago. Change your whole being. E ngayon,
yung patay na yun, doon sa enemy. Saan po ba yung feeling, no? Na palakubo, lasing mo, paano na change yun? Imposible. Ayun na mga kapatid. Ang number pala, dito pala maghanap sa lupa, hindi nyo namatay ka na. Amen? Hindi nyo, change your own thing, may magyari. And anyone could look at that and now, what the paradox is, ang nilagay. So, nakita natin na sa ganito, unless that happens, you cannot be a Christian. There must be a paradox for you to become a Christian because no one can change in a spirit, in a man, and give him new birth outside of God. God alone is in the only can do it, and it's a miracle how that God can take a man's thinking and his way and his life and everything and change it from what it was to what it can be, what he can be. Okay na natin. Nakakalang gagawin mo sa kung bago sarili mo, di ba? Kung walang tinatawag sa sleeping time at hindi ka ma-happy doon sa tinatawag ng katawan na yan, hindi ka talaga makita yun. Hindi naman pwede na ang i-inumer puro lang ulo. Tama ka makakit? Hindi natin pwede na i-inumer natin puro paa na lang. I-inumer na yung three paa, walang ulo. At kung hindi natin, walang ulo. Buhay pa ba yan? Bubuti natin. Ito si i-inumer na ito. I-inumer na ito. Puro paa. Paano yung sa utak mo? Wala. Kasi ang pagbagalan sa ulo, sa utak. Amen? Kaya inihintay niya ang pagkapulungan sa katawan ng ating Panginoon Kristo. Kaya kung natutunan mo natin, ang tao mong galay, kaya ito, para kami hindi ka lang talaga yung mali. No? Ang Panginoon hindi niya magbibigay sa tinatawag natin ng mga klaseng Espiritu. Sapagkat, kaya kasi sa quotation, nasabi ng message nito, na ating isisahin, na dito pala mangyari sa lupa ito, yung tinatawag na new birth, hindi pala doon yung nandito ka na sa kabilang sumalangit na yung tinatawag niya sumalangit natin yung kaluluwa. Dito pala. So, dito sa ito, the message na birth pains. Notice in the spirit birth, the old seed must die before that new one can be born. Alam natin yan, may that by scripture yan, yung 1 Peter chapter 2. Diba? Kaya nga, yung sa tinatawag, napapahayag ng iba, yung aking mga nga, yung mga kapanganakan, sa kaysa sa tiyan sa kapagawalan. Ito, tipo din yan, ha? Sa personal, kasi dito nga yung maranasan, eh. Ay, ito na yung kaluluwa ko, nang ipinilangkan ng Panginoon. Ay, hindi lang sa lupang ito, yung pagkuha mo lang, yun na yung tinatawag na kaluluwa na galing sa Diyos. Yun ang kaluluwa na niya. Yun ang kaluluwa. Kaya kailangan humubasa lang yan yung kaluluwa na yan. Yun ang kaluluwa na yan. So, makita natin, yung ating first birth, sabi ng prophet, walang queen tayo. Amen, mga kapatid? Walang queen tayo. Sa pagkakit, nilaan ng Panginoon, so, but, sabi nyo, before the new one can be born. So, therefore, this is high in God. Kaya nakita natin, kapag pagbigay ng Panginoon ng bahayan na gano'n talaga, mahirap talaga, di ba? Kaya sa mga charges natin, ha? Therefore, this is a high in time. So, it's painful, it's distressful. Eh, habang tumatanda na pinumusama ng new birth nito, grabe yung stress ko, mga kapatid. Kaya talaga, lumalabas talaga ang tunay at hindi. Dito sa ako sa akin, kasi nga sa pinamin sa prophet, na makita ang kulay. Ganon din sa birth is the same. Why? Because you're bringing life into the world. Kaya may ha, ang new birth daw, sa pagkat nagbibigay ka ng buhay, hindi ibig sabihin sa ibabaw nito. Hindi ibig sabihin na pagpapay mo, dadalhin ka doon, yung word
natin at bigyan ko ng opinion ngayon ng New Birth Institute na we rely in a physical o panangaluter may book ganyan na namatay ka sa kapila doon nakatanggap ng New Birth. Yung ganyan. But ito na kung sa vocation na ito. Wala kang makita. So dito, labi ito, and it's a painful. Diba? Yun ang nangyari. Kaya nga, sa personal natin na tinatawag ng kalagayan, and it's sa atin na, ating binasa, ito, mga kumisyon, sunusunod na yan. Sapagat, ano ba talaga ang tinatawag na Newbert, ang patrojunjun? Sabi nga ito, it's a great mystery, it's a great Christ is a Newbert. So kung Christ is a Newbert, at ang unawa ni si Luther sa justification, praise God, doon sa panahon na yan, anong klaseng revelation na tanggal ni Luther? It's only justification. Yun po ang makasabi niya sa Newbert na yan. Sapagkat, yan sa Newbert na yan, sa nyo rito, yan ang great mystery, kailan? Sabi namin si sa prophet, and now, at makita, kung ipag-usunod ng convocation, dito, dito din binasa kayo ni Pastor Novena. Ni Pastor, Lidyo na saka Pastor Carlos. Balikan mo lang dalawa pa kayo na, yan. Ito kami nito, pagkatutunod, the number is dry, it's revelation. God has revealed to you this great mystery. And that's in your heart. Yun daw kinatawag na napakahalaga. Kasi yung kinatawag na fullness, napakahalaga, hindi binigay sa mga panahon. Na mga nakalipan ng panahon. So bakit hindi pa nabuksan ang video? Kaya tingin mo dito si Jean Paul dito sa pagina. The person. Now, the mystery of the book are revealed. Kailan? Yung ano ang mystery niya? The mystery. The mystery of the book are revealed. When the seals are open, nung mabuksan lamang ang video. And when the seals completely broken, the Lamb of redemption is over because the Lamb left the invitation post to walk out to take his claim. He was in his or between that. But with the real revelation, all the cells has begun to break. The Lamb is coming forth from the sanctuary. It's according to the word. With it, last night, when it comes from out of the mix and took the bowl, sabi na dito, he is no more with Jesus because everybody called him a lion and that the king is not him with Jesus then. Yung good mystery pala, kailan yun yung tinatawag na new birth, no more to friend. Eh kaya nabuksan ito, ang ganon. Nabuksan ito sa bawang niyotin. Ay, yun ang mga tanong eh, mga kapatid eh. Nabuksan ito sa bawang niyotin. Yung great mystery nito, with the real revelation. Kaya nga ito papayaan dito, mula sa ulo, mula sa kawan. Kahit nasa dimensyo na sila, nalaman nila ito. Praise God. Sabagat yung mga talata, ay hindi po yan na magkalay sa pagkasabi na dito, may mga bagay na pinakita sa atin ng Panginoon. Praise God. Kaya sabi na dito, sa isang quotation. Ito, ano ito? Sabi nito, sunod ako. Nung pinuksan kayo dito sa tiyatawag ng 60, no? I mean, you received the promise of the Holy Ghost, I mean, with you glad you are in the land, over here now, eating the old gold, eating the stone things of God, and God is
clear understanding. So, may nakita na. Ang kakas yung baby. Na meron niyang tawag na ipapakain na niyang tawag ng mga strong things of man. Diba, tingin mo sa ating Panginoon Kristo, di ba yung ating Panginoon Kristo, sa first Paul, second Paul, pagdating mo sa niyang tawag na heart-seeing, pagdating sa third Paul, revealing daw, ano nangyari? Ano nangyari? Doon sa niyang tawag dyan sa perfect. Nang layas na sila. Di ba? Layas na. Pero ang lahat tayo, nakita natin, ah, nandun ba si Judas? Sabi ng Panginoon, pinilingin ng dalawa, pero sa isa, isa sa inyong demonyo. Na-review. Kapag hindi siya bahagi sa kanyang pagkaunawa, sa kanyang tawag na mga malalim at matigas na mga mensahe na ibigay ng Panginoon Diyos. Isa yan, yung word na yan. Ngayon, ang tanong, sino ba ang magdala? Sino ang mag-deliver sa kanyang tawag new word dito? Ito ang tanong. Sagutin lang eh. Sagutin lang, hindi naman mag-deliver sa saan nito. Kaya kung titingnan natin ang mga talaga, ito, like sa talaga na ating wabusan, hindi ang tawag na Hebrew challenge na tanong. Tumakusapin na nyo dito sa mga ating mga pastor na dito. Hebrews chapter 11, 13. Ito ang tanong. And this all, having obtained a good report from faith, you speak Egypt, that's you begin. Receive not the promise. Ano na ang tinatawag ng lahat na ito ay sinigat na patutuhan na nagalit ng ilan pa ng pagkakaya? At hindi katanta ng pangako. Okay, anong pa ng pangako yan? Una, pagdating sa porting, God having provided some bitter things for us that be without us should not be made perfect. Yan, ang alawa. Ano mga bagay na hindi natatanggal? At ano mga bagay, ano mga bagay na hindi natatanggal? Kung ating isip mo, sa kaya tawa ang preaches. Ayun yung mga katong yun. Kasi sa isang brother na ano doon, but, sagutin mo muna ito. At ang mga pangako rin hindi nila nakamtan. At saan ito makamtan? Kailan makamtan ito ang pangako na ito? At ano yung na-perfect? Hindi ko mga quotation. At ang pangako na ito, sino mo dadala ang pangako na ito? At mag-deliver. Ito yung quote. Ito kailangan na mayroon niya tawag na vision yet, kasi hindi lang yung niya tawag na sarili mong dalan. No? Paliwalag, pinagkapitapin mo yung quotation para makakasal mo yung sarili na interpretation. Hanggang, ako lang ang may kapahayagan. Mali yun. Ito. Ito yung sagot. Isa-isa. Sa parata na dalawa na binigay ko sa'yo. Ito. Now, hear me, Jesus. Kaya nga, capital letter yan. Kasi bali yan. Here, ito, here. Okay natin dyan, medyo, labihan natin. Yan. Kung tingnan natin, ito po ay, tama tumutukoy ito. Lalaki ba ito, babae, yung pinakakuhan. Here, babae yan. Here. Here, Mr. Jerry, to promise, in Malacay sa the Lord chapter. Pinako. He promised to do it and the main day is to bring back the word. Ibalik. Bring the people back to the word. Ha? Kaya nga yung word, may word, birth is to be. Kasi mga ko kanina eh. To be God. But, mangyari yan. Where is to be? He is to deliver of a new word from according to Malakay po. Sino na mag-deliver niyan? Yung new word na yan from according to Malakay po.
na ang tinatawag na new birth natin pinag-usapan kayo na ay sabi nga dito meron yung tinatawag na isa dito nga itong sapagkat hindi niya marami yung new birth eh. Ilan pa ang new birth sa katawan ng Panginoon? Ilan ba? Ha? Eh sabihin nila, pito eh. Ilan na lang ang pito ang new birth? Or, tatlo ang new birth? Sapagkat yung itinlagay sa pinagaling na umaga, kaya sabi ko, hindi niya nagalayo. Ito, yung pagtalagay na yan. Basta ba ko na apat ang new birth? Sapagkat naman kita, sabi ng mga prophet, sa division, God is perfected in grace. Ulit-ulit ang ito. Yung chapter 7 at saka yung 8, kaya pupunin niya dito, papunta sa baba. Why? Because God is not perfect in two or one. God is perfect in three. Like Father, saan naman ang pwede? Meet one God. Ngayon, kung talaga ang verbo ikatlo, Trinity ka tatlo persona ng Diyos mo. Babaksa ka doon. So, and justification, tinuloy, baptism of the Holy Ghost, make one word. Water, God, and Spirit, make one word. And so forth. See? It's all. It's perfect. Kaya, ang perfect nyo pala, ito na, sabi ko eh, na, nung lumating, yung naipinto yung that life is eternal life. Isa ko ganyan lang yun eh. That's the new birth. Na nag-video sa brawan ng nung parangan ng anak na namaray. Kubasan mo ako ngayon ng isang quotation na si brawan na nag-video ng 1962. Yung video niya. Nag-video na brawan na sa World Life of the Last Death, 1963, nagsasal ang helio. Amen? The hearts are broken. So, naman na natin ang Iyos, doon siya naman kami noon. Eh sabi ko, kung sa akong pagtalaki ko, meron pa mga kakulangan, kung doon sa mga tanong ko, na ibinigay ko at application ko, kung may nang pangmasmalito doon, na aking makita sa pamakita ng Scripture at sa Bible, yun po tayo sapagkat alam natin, Diyos po yan, amen? Kaya nga kaya tawag na bawag ka magpahayag eh. Huwag nang tira ng tira. Baka sa pagkasabi mo, ay babawin mo din bandang dulo. Kinakailangan, stop, look and listen. Kaya nga, masarap mo kinig eh. Lord, binagado. Ano ba ito, Panginoon? Gano'n na nakita mo, talagang, Lord, salamat na bibliyaan ako. Hindi mo tinatawag na binabasa na talaga na magaling ka at kumbaga ay pinakita sa inyo yung tinatawag na nakapayagan ay ipinagbayaban mo ng hindi biyaya ng Panginoon yan. Kaya yung tinatawag, new birth, sa bagong sa aking panahon, eh hindi po yan sa tinatawag nung magsipan. Sabi sa Jehovah Jireh, we got baptism of the Holy Spirit. He was under the sacrifice of the Lamb, which could never take away sin. Katulad sa mga panahon ng unang panahon, na nasacrifice sila ng kanilang mga hayop. Ha? Hindi na lang patalit sa kasalanan niya. All this time, we just covered sin, but we are under a sacrifice that took away sin, demonic sin, divorce sin, and this week, the faith that we got. But yet, we are not made perfect without us. They are looking to us to move on. Eh, yung motivation na yan. Yung Hebrews na yan. Meron silang tinignan. Doon sa dulo, amen? Yung pinata. Kaya hindi nila humigil sa ano na yan. Na alam nila na bahagi sila sa perfection na yan. Ang ano, na perfect na ba sila? Na wala pa tayo? Hindi sila perfect. Sabagat, hindi pa panahon. Nakagula din sa panahon na tinatawag all these amazing things. Na kung saan, ay at itinagakay ito, laging itinagakay ito, na pero tinatawag na panahon, ay hindi kayo sa mga quotation,
Ay, binaga kami na. Yung ito, nataan ang siguro ito. In English 11 says, they could not be perfect without us. Yung dalawa ano na yan, yung parata kanina. Why? Because hand and faith cannot be perfect without the prince. Kung walang utak, walang ulo. Ha? Kulang yan. Kaya nasabi na, namin ito eh. Pag walang ilong, walang ulo, yung tawag niyan, kulang-kulang. Kulang. The knowledge, the head, and the word. And we are all perfected in Him by one Spirit. Sapagkat walang kami lang ng Spirit, we are all baptized into one body. Kasi hindi naman dalawang katawan ng Panginoon. Amen mga kapatid. Ang hindi lang isa katawan lang yan. Eh, hindi lang yan. 1963. Napakulit na yan. Yung buong dalawa ng free from judgment, pass from sin and to death. Amen. God all Son with believing was at the meeting in the air. Do you guys? Kaya makita natin sa at ang kailangan namin sa Francis kanina. Di ba yung kailangan namin na ang rapture ay tutupin lang sa mga punay. Eh, sila na ako nang babasun eh. Di ba? Bakit? Kaya sila nga sa katulatan. Sila ako nang babasun. Sa physical na kalagayan. At yung tayong mga buhay na abutan, praise God, ay ano, makasama sa kalamitan. Kasama yung isip. Pero, sa pagbago ng kapayagan nito, alam natin, nakuna nakita nito, ang ulo, ang ispar. So, parang yung pagkuna, lumabas sa tinatawag na dimension system. Kaya, nung lumabas na, kaya sabi ng prophet, or denomination, organization is dead. Huh? Denomination is dead. Why? Because organization is take the place of the Holy Spirit. Huh? And denomination is take the place of the Word. Denominating. Sabi namin, wala na dyan eh. Kaya tayo, habang nakipag-sharing tayo, pag-living time, yung mga kumakas, katulad ka na kapag-perfumation. Sabi ko sa akin kasi eh. Eh, nagtatrabaho ito na yung tinatawag na pinaka-maglinig pangangiyan sa tinatawag na rapture ng Panginoon. Nakatuwan na yung na-rapture na, ay, hindi mo nagtatawag, magtaman-taman na tayo, may iba pang nakatanda sa mensyang ito. Pangangiyan sila ng 1963. Praise God. Kaya, yung mong tinatawag sa isang kadahilanan na tayo ay tinatawag na nagtatrabaho pagkat ito po ay bahagi ng tinatawag ng isang katila kung patay na ang Panginoon. Dito, we find that now the time comes when the trumpet sounds and those sleeping saints back there that they could not be perfect without us. Kasi ang redemption nakakita na nalawa yan. So na, ang 5 minutes. Okay. Isa, yung redemption ng ating katawan. Ang naman talaga eh. Iman tayo hindi natin eh. Mas-in na ito yung sinasabi sa Roma eh. Pero yung redemption, sa ating mga pinili, sa ating mga bride, new birth, naganap ng 1963. Kaya, sabi nga ito, those sleeping things back there, that you could not make perfect with that time. So they just, they are depending on us. Why? Because we are in the His part of God. In Hebrews 11, okay na lang. And when we come together, we unite the living one, the church uniting with the Word. Then the church and the Word uniting together, being coming one, one body, one head, the dead change with the living change, united together to be one, and all going together to unite with the Christ gender, for the winning supper of the Lamb. Amen? Kaya salamat sa Panginoon na ikaw at ako na ako ito, bahagi pala ng isang dakilang pagtubos na ito. Amen? Kayo na hindi tayo, kaya ito din lang tayo, salamat sa Panginoon na pinagpala tayo ng kita. God bless! Yes, thank you po for